leaders ay kinausap po ni Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship, pero huwag na ho tayo magpaka-ano pa dito, magpaka-tanga dito, di ba? Eh ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng kamera? Okay. Ito po, gagawin ko ito ng medyo episode ng Think About It. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung QuadCom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon, mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na, mga kapatid, na meron nga silang mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although, at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. E ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government Girl ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. Na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Eh yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito. Yung mga piyatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho nang hindi ho maipaliwanag, etc., etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment, at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong bata ka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Eh kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito, mga kapatid, na ebidensya po nitong mga nagreklamo, eh hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano yung dikdik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Oh. Na ground for impeachment ito? Oh. Eh may naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Eh, ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gano'ng kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? Oh, di ba? Oo. Di kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawanin ng OVP. Makita natin. Sa Committee on Justice? Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or... I am sorry, how baby. How do you escape? You cannot diba? Break away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing... At ang iniharap ng dalawang naggrupong ito ay yung ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Oh, ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Eh, ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod
kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. E paano yan? Galing sa inyo yung substance. True FM. At yan ay nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. True FM. Pala nung usapan nila nung fellowship, sa kabilang banda yan. Parang anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint nung fellowship, parang, Mr. President, paano to? Paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya . So para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Na everybody happy. Tuloy natin to, magpa-special session ka na, Mr. President. Na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sara. Ay. Ano sabi niya? Kayo na ginagawa niya. Markado kayo. Sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Kala niyo, kahit magpapasko, mapapatawad niya kayo? Ano sabi? Ano sabi niya? Well, it's all up to you. Ano sabi niya? If you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina, nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi ng iba? Oo. Sige. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, huwag naman po sanang ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di itong... Ito na. Itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Sabi nga nila. Lintik lang ang walang gante. Yun namang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Hindi na ganyan. Okay. Lintik lang ang walang gante. Ano naman masasabi mo? Diba? Doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, huwag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayong divided na. Hindi na bale. Ano masasabi mo at alas 9:52 na.